Hello, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background, cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. So, ewan ko lang kung tama itong ginagawa ko na ako'y nag-vlog. Sa bagay, lakad na lang. Okay. Kung safe naman. Anyways, sana maganda yung sound nito kasi ako yung naka-bluetooth earphones. Anyways, ano yung sasabihin ko na? Kasi maapektuhan yung paghinga ko dito. Okay, kasi lalakad ako tapos mag-vlog. Mali yung paghinga. Importante yung paghinga sa ibang tao. Pag mali yung paghinga nila or sa atin may anxiety disorder, biglang may effect yon, tapos interpret mo na you are in danger, kaya magpa-panic attack ka. So, ganun, no? Pero at least, meron kang awareness. In reality, may discomfort lang. Kasi yung katawan naman natin, wala tayong magagawa. Hihinga at hihinga tayo, eh. But it's really how you interpret it. Na parang, wala, ito na yun, mamatay na ako. Kasi parang yung may problema ako sa paghinga ko. Alright, yun na. So, lalabas na ngayon yung adrenaline mo. Lalabas ngayon yung nervous, yung fight, flight, freeze response ng katawan sa danger. Ayan, ito ano to, pataas yung kalsada, kaya medyo hihinga din ako dito. Anyways, ang gusto kong bigyan ng diin ngayong araw na to is yung exercise. Napaka-importante, lalo na kasi ang daming may anxiety disorder na takot gumalaw, takot tumibok yung puso nila. Which is maling-maling-mali. Sobrang maling-maling-mali. So, ang kailangan pong gawin, scientific, na yung exercise, nagpapamanage ng anxiety, no? Ha! Bakit ito eh, pag ganun yung kalsada. Anyways, so, lalo na kung marami kang energy ng anxiety, no? Kailangan siyang ma-release. Alam niyo ang bakit kailangan gumalaw yung katawan? Ha? Kasi ito yung tinatawag nila na, sino ba yung doktor na nagsabi? Ang galing-galing na mga scientist pa sila, mga neuroscience na psychiatrist pa. So talagang evidence-based. Okay? Kayang dalawang pagmamanage ng anxiety. Merong neck up at neck down. Sinabing neck up, ulo mo yun. Yun yung awareness mo, yung alam mo, yung mekanismo ng anxiety at depression. So, by knowing that, nababawasan yung takot. Yung nake pala, yung mekanismo na yon ay natural sa katawan. Lalo na kung siya ay nasa danger. Lalabas talaga yon. Kasi ang gusto lang ng katawan ay iligtas tayo sa real danger. Pero ang problema sa disorder, perceived lang. Okay? Ngayon, yun yung neck up. So pag nalaman mo na, ganun pala. So talaga palang tamang dapat may tama kang kaalaman para mawala yung takot. Kasi kung may alam ka, halimbawa, yung tamang kaalaman na hindi porket masakit ulo mo, may cancer ka na. Okay? So, doon mo naman ako nga, no? Pwede palang migraine. Okay? Pwede. Ang daming klase ng sakit ng ulo na nangyayari sa lahat ng tao. One point or another. So, yun ang sinasabi ko, neck up yun. Kaso, pag sumumpong na ang anxiety, mahirap na siyang kontrolin ng mind. Kasi, nandun ka na sa fight, flight, freeze mode. Ibig sabihin, yung katawan mo, gusto ko na talaga iligtas. So, kung nasa grocery ka, gusto mo lumabas ng grocery. Gusto mo punta sa isang safe place. Punta ka ng ER para makuha ka ng reassurance, sabihin sa yung doktor na, wala kang problema, wala kang sakit. So, ganun yung gustong gawin ng utak mo. Kaya hindi ka na mapag-isip ng maayos.
Eh, ang gagawin mo, gagamitin mo yung neck down. Yung neck down na yan, gaya ngayon, nag-exercise ako. Lalabasin ko talaga lahat. Pasok-pasok na lahat ko. Yung mga ipong energy, anxiety, eh lumalabas, no? At least 30 minutes. Actually, yung ginagawa ko yung brisk walking lang. Hindi mo ako tumatakbo. Brisk walking. Sometimes I run kasi gusto kong habulin. Gusto ko rin tumibok yung puso ko. Hindi porket exercise, kailangan OA yung exercise. Hindi. Kailangan mo lang maglakad ng 30 minutes. Pag naglakad ka na 30 minutes, everyday, ang laki ng tulong. Kasi sinasabi sa science na ang exercise, ang paglalakad ng 30 minutes, well, nakaganda sa katawan in the first place, nakaburn ng fats. Ayan. Pagkatapos nun, eh, katumbas siya ng anti-depression na gamot. So, ito yung natural. Kasi ito totoo lang, after yung mag-exercise, hindi ka mag-iisip ng mga catastrophic thoughts, ng mga negative thoughts, tungkol sa mga nararamdaman mo habang nag-exercise ka. Eh, pagkatapos nun, natural yung katawan naglalabas ng mga happy hormones. Ito yung natawag na natural high. Okay? So, kaya napaka-importante po ng exercise na yan. So, marami pa actually yung tools. Yung iba hindi ko rin naiintindihan dati ang exercise. Hindi nyo alam, malaki ang epekto sa katawan. Now, if you feel good, if you, your body feels good, then pati yung utak ninyo thinks right also. Hindi ka, kasi usually, kaya tayo kaka-problema, kaya tayo kaka-depressed, kaya tayo anxious, it's because yung katawan natin, hindi maganda yung nararamdaman. Alam nyo ba? May bagong research na naman. Neuroscientist. Kilala nyo si Mel Robbins? Hindi si Mel Robbins, sinasabi ko. Yung guest niya, so pinapanood ko kahapon, psychiatrist na, neuroscience pa. So talagang matinding doktor to. Alam mo sa alam niyo ang sabi? Parang binabangga niya yung cognitive behavior therapy. Kasi yung natutunan ko, yung pinag-aralan kong CBT sa Australia, sinasabi doon, kung ano yung nasa isip mo, nararamdaman mo sa katawan. Yung nararamdaman mo sa katawan, nagiging behavior mo din. Halimbawa, sabi mo, nasa isip mo, baka pag tumibok yung puso ko, heart attack ako. So, ngayon, yung takot mo sa utak mo, ngayon, nagiging behavior siya, hindi ka na mag-exercise. So, imbis na ang behavior mo, dapat nag-exercise, hindi ka na mag-exercise. Ganun, napataas, grabe. Ganun, okay yan, grabe na ngayon yung hingal ko, sasalita pa ako, tapos incline pa yung kalsada. Kailangan ko yun, kailangan ng puso ko to, gusto ng katawan ko to. Pero yung iba sa inyo matatakot, okay? Na hindi dapat. O, gaya niyan. Ilang beses ko na ginagawa ito. Buhay pa rin ako, nakikita niyo naman. May ebidensya ako na hindi siya delikado. Kayo, kasi kung delikado yung exercise, sana lahat na ng tao nag-exercise, hindi na natumba na. Okay? Eh, hindi naman. So, yung iba, maaari talaga may sakit. Kaya nga dapat nagpapacheck kayo sa doktor. So, sabi niya, balik tayo doon sabi ng doctor. Sino yan, Ryan? Ay! Oh, sabi niya, ang gagawin is, kailangan, na-distract ako kay Ryan, i-regulate muna yung katawan. Now, if you na-regulate niya yung katawan nyo, kapag maganda na yung feeling ng katawan nyo, susunod naman ngayon yung pag-iisip mo. So, imbis na kung masarap yung feeling mo, eh yung pag-iisip mo, maganda rin. Pero kunyari, in pain ka, yung utak mo, takot din. Wala, baka mamatay ako, wala. Diba? So, ganun ka-importante ang neck down approach. So, marami pa actually yan. May mga tapping, may mga, yung kay Mel Robbins, yung bibilang ka lang, pag anxious ka na highly, bilang ka 5, 4, 3, 2, 1. Tapos,
ano ka na, bitawan mo na kagad yung anxiety mo. Parang ganun yung gusto niyo mangyari. Okay? So marami pang iba. Teka lang, total nag 10 minutes naman ako. I hope makatulong tong video na to. At kung gusto niyo talagang magumaling, pa-check kayo sa doktor kung pwede kayo mag-exercise. Yan naman ang importante doon. Kailangan mag-check muna sa doktor. Okay? Ano pang kailangan ko sabihin? Sana maayos itong recording na to kasi hindi ko alam kung narinig yung mic ko. Anyways, maraming salamat. Good morning. Ah, na sana kung talaga pa lang gusto nyo ma-manage ang anxiety ninyo, eh magtiwala na lang kayo sa akin. Okay? Huwag na kayo magmagaling sa utak ninyo kasi yung sinasabi ko sa inyo ay base sa science, hindi lang opinion. Okay? Ngayon, kung hindi mo maintindihan, sundin mo na lang. Ang years ako nag-manage at ito ay backup ng science. Pero kailangan, again, wala kayong talagang physical na sakit. I mean, yung sa pangangatawan nyo. Okay? Yung talagang mental lang yung problema natin. Kaya importante yung diagnosis ng doctor. Okay? So guys, maraming salamat. Bye!